I saw it coming from miles away. I better speak up. So magandang hapon po sa inyong lahat. So sa mga nanonood ngayon, good afternoon. And introduce ko muna aking sarili. Ako po si Ate Casey. Ako po ay isang psychometrician sa Malinaw Treatment and Rehabilitation Center. So kanina na mag-usapan na natin yung about sa addiction and yung iba pang mga kasamahan ko na nag-discuss ng kani-kanilang mga topics. So for today or for this afternoon, pag-uusapan naman natin ang about sa mental hygiene or mas kilala bilang mental health. So para sa mga nakikinig ngayon, I think some of you are already familiar with this, tama? Lalo na sa mga estudyante na mas kailangan natin ito, diba? Sige. So, but before that, kanina kasi, nag-iisip ako kung aalisin ko ba yung jacket ko or hindi. Pero okay lang kasi nilalamig lang. Ay, yung panahon kasi ngayon, diba, malamig? At siya din naman kasi malamig. O, diba? Nakarelate kayo dyan? Sige. And next, isa pa. Gusto ko sana din, pinag-iisipan ko kung aalisin ko sana yung salamin ko. Kasi sabi ko, nakikahit-kahit naman kasi nandito ako, nakikita ko naman yung skin, sobrang lapit ng screen. Kaya lang din, na-realize ko, kahit naman pala may salamin ako o wala, kitang-kita at maliwanag pa sa sikat ng araw na may mahal na siyang iba. Okay, iyakan tayo, family. Hindi naman. Sige. So, I think nakuha ko na yung attention nyo kasi tayo talaga, gusto natin yung mga hugot lines talaga, yung mga bentahan na yan, diba? Sige. So, ngayon, hindi porket naguhugot ako, hindi nyo ako seseryosohin siya nga, hindi nga ako seseryoso, kayong pa kaya. So, sa akin naman, ngayong hapon na to, maging seryoso tayo, makinig lang. Let's make it light and simple lang. Yung bang nakikinig lang kayo dito, at the same time, may natututunan kayo, tama? Sige, let's proceed. Okay na tayo? So, bago ang lahat, siyempre, hindi ako magsisimula hanggang hindi ko kayo kinakamusta. So, kamusta ba kayo dyan? So, kayo siguro nandyan lang kayo sa mga bahay ninyo o yung iba nakiki-wifi siguro sa labas ng bahay, nakiki-wifi sa family ninyo, sa relatives, etc. So, kung asan man kayo, I hope you're doing fine, you're doing safe. And sana naman is matuto tayo, diba, sumunod sa kung ano yung mga rules na ibinibigay sa atin. So much better if nasa mga bahay-bahay na lang kayo para naman at least safe din kayo. So sa mga mahina dyan yung internet, mga kapatid, makikonnect ka na sa kapitbahay nyo. Baka naman dyan may libreng wifi, diba? So yun lang. I hope everybody is safe, everybody is okay and doing fine para at least dire-diretso tayo sa ating mapag-uusapan. Okay? So, kagaya ng sinabi ko kanina, ang pag-uusapan natin is about mental health. Bago yan, ipapakita muna akong video bago tayo magtuloy sa pag-uusapan natin. Okay? Sige, panoorin muna natin ito. You can't tell how someone feels just by looking at them or what they share online. To the outside world, our lives may look perfect, even if in reality they aren't. I'm always worrying about doing well at school, and with the end of year test coming up, I'm not sure how much longer I can cope. My thoughts swarm around my head, sometimes keeping me up all night. Some days it's just all too much, and I feel like I'm lost in space. When I did badly on one of my tests, I just about kept it together until I got home. Then I broke down crying in front of my mum. She listened for a bit, and then she told me that just like physical health, we all have mental health. It's our feelings, our thinking, our emotions, and our moods. She then said that feeling down, angry, and stressed is a normal part of life. Just like it's normal to feel happy, confident, and carefree sometimes. We all have positive and negative emotions that come and go based on what's happening around us. These are everyday feelings. Good mental health means experiencing negative emotions. It's not always about being happy. Mum can relate to the feelings of stress. So when Mum suggested I take a break from everything and do something I enjoy, I actually took her advice. So I made myself a hot chocolate, snuggled up in a duvet and watched a film. And you know what? Afterwards, I felt so much better. Mum should take her own advice. Most of us only ever share the good things. We don't like to share how we really feel. Every morning when I wake up, negative thoughts stream through my head.
Getting out of bed and pretending I'm okay takes all the energy I have. As the day goes on, the negative thoughts turn from a stream into a river. The water rushes through my head so loudly it's hard to concentrate in lessons. And some days it's so bad it feels like a waterfall that's trying to pull me over the edge. Everything is so overwhelming. I didn't think my friends would understand if I told them how down I was feeling. But when Sasha opened up to me about how stressed she was feeling, I told her. I wasn't sure how to bring up how I'd been feeling, so I started by saying that I didn't feel like myself. Just her listening made me feel like she understood. She told me some things that had helped her, so I tried them too, but it didn't make much of a difference. Even when I tried to be around my friends, I felt alone. The things I used to enjoy weren't fun anymore. I was really worried about Andre and not sure what to do. He was quiet and wasn't hanging out with us like he used to. So I asked our head of year for some advice. He suggested I get Andre to speak to him since his negative feelings weren't going away. I didn't want to speak to our head of year, but I also didn't want to keep feeling so down, so I went. He said that sometimes we have overwhelming feelings that can be more intense than our everyday feelings. These feelings hang around for a long time and change the way we feel, think, and behave. They can stop us doing what we want to in life. That's what I was going through. He also said that if we're physically unwell, we let people know, we ask for help. It should be no different with mental health. Sometimes our overwhelming feelings are brought on because of things in our life. Sometimes they happen for no reason at all. After hearing this, I felt much less alone and it felt good to talk. Scientists have found exercise can help when you're feeling low, so our head of year encouraged me to sign up to the school football club, which Sasha was already in. I still have days when the river is there, but now I'm beginning to understand my mental health. I'm learning how to cope. Our head of year reminded me that my friends, family, teachers, and lots of others at school are there to help just as much as he is. I had no idea the people around me could be so understanding. And while it's not always easy to talk about my mental health, the person I'm talking to might be able to help. If you don't feel like talking, that's fine. You could try writing, sports, reading, art, music, playing with your pet, whatever makes you feel better. If you're the person someone talks to when they're struggling, just listen with no pressure or judgments. You don't have to have the answer. If you feel unsure about anything, you can speak to a trusted adult. Talking about mental health doesn't have to be difficult. After all, it's something we all have. Pag-uusapan para sa next topic natin. Okay? Sige. So katulad ni Sasha and Andre, naniniwala ko na hindi lang sila ang may ganitong pinagdadaanan. Alam ko sa inyo bilang mga kabataan, lalong-lalo na ngayon, di ba? Meron tayong mga kanya-kanyang mga pinagdadaanan na minsan nasasabi natin ito sa ating mga magulang, pero minsan hindi naman. So mas magandang pag-usapan natin ngayon ang ating mental health. So katulad na ng topic na napag-usapan kanina doon sa video, ang mental health daw, ito ay mga bagay na may kinalaman sa ating psychological isip or sa ating way ng pag-iisip, emosyonal, ating mga emosyon at social or kung paano tayo makipag-interact sa iba't ibang mga tao. Ang sa mental health naman sa pag-uusapang psychological ay nakaka-apekto sa ating pag-iisip. Kasi syempre, since mental na, di ba? So, ano ba yung iniisip mo? Ano ba yung mga bagay-bagay na minsan nakapagpagabagabag sa'yo? Di ba? So, emotional naman, ito din ang nakaka-apekto sa ating emotions.
So, ikaw ba ay malungkot, naiinis, nagagalit, etc. Social, ito ay nakaka-apekto sa kung paano tayo makasalamuha sa ibang tao. So, sa mga kaibigan mo, sa boyfriend mo, sa girlfriend mo, o wala kang jowa, diba? Problema din yan kung paano ka makasalamuha at maghanap ng jowa. Diba? So, sa psychological, ang nagiging epekto nito sa atin is nahihirapan tayo gumawa ng choices sa buhay-buhay. When it comes naman sa emotional, nagiging stressful tayo because dahil na nagpa-pile up na ating mga emotions, hindi na natin namamalayan na yung may mga bagay-bagay na pala tayo na hindi na natin nagagawa ng maayos dahil masyado na tayo natutuon sa ating mga emotion. And last but not the least, sa ating social, hindi na tayo minsan nakaka-relate sa ibang mga tao. Hinahayaan na lang natin na dumistansya tayo kasi iniisip natin, paano ba tayo makakapag-relate? Paano ba ako makikipagsalamuha sa iba? So itong mental health, itong tatlong aspeto na to, ang ating maaapektuhan kapag hindi natin inaalagaan ang ating mental health. Uulitin ko, pwede tayo makaapekto ng ating psychological, emotional, and ating social aspects. Sige. So, mental health problem. Sabi daw, meron tatlong bagay na nakaka-apekto sa mental health problem ng isang tao. Unang-una na dito is yung biological. Anong ibig sabihin ng biological? Ito ay sa genes or brain chemistry. So, ito daw is kapag ka sinasabi na, nasa lahi na natin yan ngayon, nasa ano na ngayon yan ng ganito. So, nakaka-apekto daw yun. Siyempre, 50% hindi or much more than that or lower than that is really affected by our genes. So next is ang ating life experiences or the environment. Syempre nakaka-apekto sa atin ito. That can lead us into a trauma or abuse. Kaya minsan, nakakaroon tayo ng problema sa ating mental health. Last but not the least, as a history ng ating mga pamilya. So, pwede din tayo or pwede din ito maka-apekto sa ating mental health. So, kailangan ito yung mga tatlong bagay na kailangan natin isipin, no? Kapag ka nakakaroon na tayo ng problema sa ating mental health. Ito ba ay dulot ng ating biological factor? Ito ba ay dulot ng ating mga life experiences or ating mga nasa environment? And last but not the least, ito ba ay dulot ng ating family history? Okay? Sige. I hope nakikinig pa kayo. Alam ko naman nakikinig kayo kasi sabi ko nga sa inyo kanina, kayo na lang yung nagseseryoso sa akin. Tama? Sige. So, tingnan naman natin. Ano naman daw ba yung mga early signs ng mga merong mental health problem? So, titingnan natin ha. Sabi dito, eating or sleeping. Minsan daw kasi kapag ka meron tayong pinagdadaanan, nawawalan tayo ng ganang matulog o nawawalan tayo ng ganang kumain. Bakit? Dahil sa sobrang iniisip natin, di ba kanina, or dahil din sa sobrang emotions natin na ang ginagawa natin, we rather want to sleep or minsan ayaw na natin matulog, minsan naman gusto mong kumain ng sobra, yung mga paborito mo kinakain mo na, o minsan naman ayaw mo nang kumain. So, that's one symptom, no? Para makita natin meron ba tayong problema sa ating mental health. Next is isolating. Ito yung sinasabi natin kanina when it comes sa yung social. Minsan, hindi mo na hinahayaan mo na lang, dumidistansya ka na lang sa mga kaibigan mo, sa family mo, kasi ayaw mo na makihalubilo kasi iniisip mo, hindi naman ako maiintindihan. Kaya ang ginagawa mo na lang, mag-isa na lang ako. Okay? Next is low energy. Ito yung nawawalan ka na ng energy. Since hindi ka minsan kumakain o minsan na sobra-sobra kang kumakain, may mga negative effect din ito sa atin. Next is unexplained aches or pain. Ito na yung minsan kahit wala namang masakit, sinasabi mo masakit yung ulo, masakit yung tuhod, nasusuka. Minsan ito na yung sinasabi natin, di ba, doon sa mental health na naapektuhan na ating mga choices na minsan gumagawa tayo ng ating sakit kahit wala naman. So, huwag mo sabihin sakit dahil nag-break kayo ng jowa kasi totoong masakit. Okay? Sige. Next is vices. Ito yung ginagawa is sobra na yung paggamit. Minsan napapagamit nga ng droga, napapainom, sigarilyo. Ito yung mga vices natin. Unusual feelings. Katulad nga na sinabi ko kanina, nakaka-apekto ito yung emotions natin. So, since naapektuhan yung emotions natin, hindi na natin alam ano ba talaga yung dapat mong maramdaman. Dapat ka bang makaramdam ng saya, ng galit, o lungkot? Unusual fights. Wala namang ginagawa sa'yo yung
klase mo, inaaway mo. Nagtatanong lang naman siya, uy, Fred, natapos mo na ba yung module mo? Galit ka na. Ano ba naman na? Tanong ka ng tanong. O, diba? Kahit wala namang rason. Okay? Next, severe mood swings. Ito yung sobrang saya mo, mamaya naman malulungkot ka. Tapos minsan naman, malungkot ka, bigla kang sasaya. Ano pa? Persistent thoughts. Ito yung mga bagay-bagay o mga iniisip mo na minsan, hindi naman dapat iniisip, pero bigla-bigla mo na lang iniisip na minsan, hindi rin talaga nakakatulong sa'yo. Hearing voices. Ito yung mga naririnig mo, pero yung ibang tao, wala naman silang naririnig. Thinking or harming self or others. Ito po mga students, ito sana yung iisipin niyo na wag po natin gagawin. Kahit ano man po yung problema natin, let's not think of hurting ourselves and most especially other people. Okay? And inability to perform daily tasks. Ito na nga yung dahil sa marami ka na pinoproblema, hindi mo na kaya, hindi mo na tingnan kung ano ba talaga ang mga dapat mong gawin. That's why nagiging unproductive ka na. Even sa mga modules ninyo, ayaw mo nang gawin, ayaw mo nang sumagot, ayaw mo nang pasabayan na sa teacher, module lang naman yan, hindi ka na nagsasubmit on time. So ito yung mga students natin, tinitingnan yung mga early warning signs na kapag ikaw ay may problema na sa inyong mental health. So dahil dito na sinabi na ni Ate Casey lahat-lahat ng mga early signs, ang question mo ngayon is, ala, ano na ba talaga ako? Siyempre, nag-aalala ka na. Kasi minsan, ang ginagawa natin, nagsiself-diagnose tayo. Ala, mag-eating or sleeping ako ng problema, meron akong vices, meron akong ganito-gatagay, baka may mental health problem ako. Kapatid, kung ito man po ang iyo or isa man ito sa mga iyong mga nararamdaman at ayaw mong sabihin kasi natatakot ka kasi sasabihin baka may dereperensya ka sa utak or kung ano pa man, I tell you right now, it's okay to talk about it. Mas maganda po na pag-usapan natin ito. Hindi ito dapat tinatago. Dapat ngayon, sinasabi natin para at least matulungan tayo. Lalong-lalo na ngayon, di ba, sa ating napapanahon ngayon. So, kailangan mas na magaganda na nakakapag-verbalize tayo. Di ba katulad nga ni Andre, ayaw nang sabihin sa mga kaibigan niya, ayaw nang sabihin sa family niya. But then, nagkaroon siya ng hesitation at first, pero nagkaroon din siya ng courage sabihin ito sa teacher niya, which is, right now, okay na si Andre. So, I think if students, we have to talk about it. Wala pong problema ang pag-usapan ito. Mas maganda nga na pag-uusapan natin. Okay? Sige. Next is, sabi ko nga, diba, malaking pagbabago sa ating buhay. Bakit? Nagiging mahigpit na dahil nga sa pandemic, diba? Hindi kayo minsan, hindi nakakalabas yung mga estudyante. And ano pa, nagiging strict yung mga parents ninyo. O, huwag kang labas ng labas dyan. Baka mahawa ka, baka magka-COVID ka, makipag-usap ka, mag-mask ka lagi. So, ano pa, because of this new pandemic, new normal tayo, lagi tayo ina-advise to stay at home. Kasi syempre, our health pa din, yung dapat priority din natin. Bukod sa mental health, it's also our physical health. Sige. So, itong mga pagbabago sa ating buhay, ano ba yung kailangan natin gawin? So, ang kailangan natin gawin is pangalagaan or alagaan ito. So, meron tayo dito mga proper ways on how to take good care of our mental health. So, unang-una dyan is we also have or we need to have a positive mental health. So, bakit ba importante sa isang tao na magkaroon tayo ng positibong pananaw sa buhay or magkaroon ng positive mental health? Bakit? Because it allows people to realize their full potential. Kapag nagiging positibo ka lang sa mga buhay-buhay, na mamanage mo ang iyong sarili, ang way ng iyong pag-iisip, ang iyong emosyon, nakakaroon ka ngayon ng sense of direction. Because nakakaroon ka ng magandang sense of direction, nakikita mo, nare-realize mo kung ano ba yung mga bagay-bagay na dapat mong gawin, mas nagiging effective ka tuloy sa iyong mga ginagawa. Next, natutunan mo tuloy mag-cope sa mga stresses sa buhay, di ba? So kapag positibo lang tayo lagi, anong nagagawa natin dyan? Kayo mga estudyante, o nagagawa niyo yung modules niyo on time, nakakapag-bonding kayo sa families niyo, nakakapag-bonding ka sa friends mo, and kung may jowa ka, nakikipag-usap ka video call sa jowa mo, paano ibig sabihin nito? Nakakaroon ng magandang priorities ikaw sa buhay mo because meron kang positive mental health.
Ano pa? Na-work productively or kung work or nagagawa mo, katulad sinabi ko kanina, nagagawa mo yung mga gawain sa school. Katulad na lang ng mga modules or other requirements ninyo sa paaralan. Next is, make meaningful contribution to the community. So, kapag maganda ang iyong pananaw sa buhay, mas nagiging maganda din tuloy yung mga nagiging desisyon mo sa buhay na minsan, hindi mo alam, nakakatulong ka na din sa ating community. Okay? Sige. So, next is, ano naman ba yung mga ways to improve our positive mental health? So, katulad nga ng ginawa ni Sasha and ni Andre doon sa video, nagkaroon sila ng, naging active sila sa mga ginagawa nila, and mas inaalagaan nila yung sarili nila, nag-exercise na sila, yung sports nila, ginagawa nila yon. So, ito yung nakakapag-improve ng ating mental health. Hindi ibig sabihin ito na nag-jogging ka na, nag-exercise ka na, is okay ka na physically. Mas nakakatulong din ito mentally. Okay? Next, getting enough sleep. Ito din yung importante. As much as possible, sasabihin ninyo, ate, wala na kaming tulog dahil sa module. Ate, wala na kaming tulog dahil sa mga ganitong bagay na iintindihan ko kasi naging estudyante din ako. Kaya sinasabi ninyo, dapat daw 8 hours of sleep. Ako nga, minsan 1 hour lang, 30 minutes lang yung tulog ko. It's okay, pero hindi dapat pinagyayabang yan. Dapat pwede, as much as possible, magkaroon ka ng tulog. Kaya nga dapat, diba, kapag positive yung mental health mo, nare-realize mo kung ano yung mga priorities mo sa buhay. Kasi kung hindi naman priority at kailangan mo munang matulog, matulog ka muna. Kasi hindi ka makakagawa ng maayos, hindi mo magagawa yung modules mo kung hindi ka matutulog ng maayos. Huwag mo na siyang maging priority kung hindi kanya priority. Dagdag pa yon sa pwede mong maitulog. Tama? Well, tututunan na naman kayo sa akin. Sige, next is developing coping skills. So, other ways to improve your mental health is magkaroon ka, ano ba yung magandang gawain or ano ba yung mga bagay na gusto mong gawin. Doon ka mag-focus kasi minsan, kapag ka masyado na tayong mabuburn up, masyado na tayong napapagod, the only way lang naman para bumalik yung energy natin is to do the things we love to do. Tama? Ano isipin mo? Kapag ba pagod na pagod ka na, hindi ka na makagawa ng modules mo, ano pa dapat yung mga, or ano pa yung mga bagay na gusto kong gawin? Mahilig ka bang magsulat? Mahilig ka bang gumawa, magsulat sa journal? Mahilig ka bang mag-drawing? Mahilig ka bang mag-paint? Do the things that you want to do. Kasi, ito ay parte ng iyong coping skills para not all the time iniisip mo yung mga problema. And it also, it releases yung positive emotions natin. So, kapag ka na nalalabas mo siya sa mga bagay na na-enjoy mo o nagugustuhan mo, nagkakaroon tayo ng di ba, nagiging maganda yung mood natin. So, kapag ka ganon, we are ready to do another task or we are ready to continue what we are doing. Okay? Next is connecting with others. So, hindi naman part of pandemic ngayon, di ba? Hindi na tayo pwede makipag-usap. Nandyan po ang cellphone, nandyan po yung laptops, nandyan yung desktop, and then iPad. So, dito, pwede tayong makipag-usap 1 hour to 2 hours na makipag-usap tayo sa mga relatives natin na malayo sa atin o makaibigan natin dahil namimiss na natin sila, namimiss na ninyong gumala. You can do video calls. You can try to chat them, to talk to them, give them a text, o yung mga kapag-kaibigan mo na hindi mo na masyado nakakamusta, i-try mo makipag-reconnect ulit sa kanila. Mali mo, this is the time for you na maging okay kayo or bumalik ulit yung dati ninyong samahan. Try to connect with those people. Malay mo, di ba, along this pandemic, mas dumami pa yung mga kaibigan mo. Pero dapat, dito sa pag-connect with others, sisiguraduhin mo din dapat na yung mga tao na kinakamusta mo, yung mga tao na ina-update mo, ito yung mga tao na makakatulong din sa'yo. Ito yung mga tao na magbibigay sa'yo ng positive vibes or positive information and not negative. Kasi sa dami ng negative na nangyayari sa atin, we had enough, di ba? Para atin tama na, I want positive. Then do. Go to people who will give you positive vibes. Okay? Sige. Next is, ito na, staying positive. We all need
to be positive at all times. Sabi ko nga sa mga residents namin dito, kapag ka nag-negatibo, or even mga friends ko, kapag sinasabi nila na, kasi nalulungkot ako, nangihina na ako, hindi ko na alam ang ginagawa ko, ang dami ko ng problema. Ang lagi ko lang sinasabi sa kanila, always look at the bright side of life. Hindi naman lagi malungkot. Hindi naman lagi masakit. Hindi naman laging hindi ka okay. Diba? May mga, this is just a day na nakaramdam ka nito. But always look forward, today is, tomorrow is another day, you can be positive, you can be happy again. Okay? Sige, next is getting professional help. So this is one of the most important na I would recommend to you. Students, if you are experiencing dun sa mga nasabi ko kanina, early warning signs, and if you feel like na you are not really okay mentally, you should seek mental or professional help. Kasi sila yung mga tao na professional that can help you sa pinagdadaanan mo ngayon. It's okay, huwag kang mahiya. Diba kanina tulad na sinabi natin kanina, it's okay to talk about it. Huwag ka pong mahiyang lumapit sa kanila kasi sila yung mga tao makakaintindi at nakakaintindi sa'yo. Okay? Next is helping others. So, hindi lang ito pagtulong sa ibang tao, di ba? Makakatulong tayo sa ibang tao kapag unang-una, tinutulungan natin yung ating sarili. So, students, for you to be able to help others, first is you need to help yourself. Okay? Sige. So, meron kami dito ginagawa kapag ka, or meron kami ina-advise sa mga residents na ginagawa. Kapag ka minsan, hindi na nila alam yung ginagawa nila, nagagalit na sila, they're piled up with their emotions, with their feelings. So, ito yung grounding technique na tinatawag natin. So, tatlong bagay lang naman ito. So, first is notice. Notice how you are feeling and what you are thinking. So, kapag ka nakakaramdam ka na hindi ka na okay, nakakaramdam ka na ng yung emotions mo ay sumusobra na, you need to notice, pansinin mo muna ano ba ang nararamdaman mo at ano ang iniisip mo. So you have to be mindful first ng iyong sarili, what you are feeling and what you are thinking. Okay? Ito lang is to raise awareness kung asan ka ba talaga ngayon. Okay? Next is, kapag na-feel mo na kung ano nararamdaman mo at naramdaman, ay nakita mo na din or iisip mo na din kung ano yung mga, or yung mga bagay na kinagalit mo or nagbigay sa'yo ng negatibong pakiramdam, is you have to slow down. So, ito, ikalma mo muna yung sarili mo. Diba? Try to reflect yourself and try to connect with your body by taking slow and deep breaths. So, ito yung pinaka-importante. Hinga ka muna. Inhale, exhale, inhale, exhale. Para makita mo lang dito hanggang sa kumalma ka and then makonect mo ulit. Diba? Yung sarili mo, makonect mo yung body mo. Diba? Kasi minsan pag sobra na yung emotions natin, hindi na natin namamalayan yung sarili natin. Diba? So you have to notice, you have to slow down, and you have to connect yourself. Okay? Now, last is to refocus on your surroundings by engaging your different senses. Refocus daw yung surroundings mo. Tingnan mo, diba? Yung sense of sight mo, sound, smell, taste, and touch. So, ito yung pinaka-importante lang. I-feel mo, mag-raise ka ng awareness sa sarili mo, sa asaan ka ngayon, anong nararamdaman mo. I-try mo i-connect yung sarili mo and reconnect. Okay? Sige. So, ito lang yung mga bagay na mabibigay ko sa inyo as part of our mental health. So, yung ways to improve, ano yung mga pwede ninyong gawin, ano yung mga dapat ninyong gawin. Okay? So, pero napakarami pa. You can search it online. You can YouTube it para makita mo kung ano ba yung mga bagay na pwede mo mapanggawin kapag ka nakakaramdam ka na mga ganitong emotions. Okay? So, I hope kahit sa simpleng minuto na tayo ay nag-usap, I think may natutunan kayo. And I think, alam ko talaga na sineryoso nito. Diba? Sige. But before ako matapos, may iwan lang ako sa inyong quote. Sige. Today, I will not stress over things I can't control. Diba? Huwag mong isipin na huwag kang ma-stress sa mga bagay-bagay na unang-una, hindi mo naman kayang kontrolin. Sa dami ng problema, sa pandemyang ito, sa stresses natin sa buhay, sa mga modules ninyo, kapag hindi na kaya, you have to stop. Okay? Stop. Hindi ko sinasabing itigil na talaga, hindi mo na gagawin. Sabi, siguro right to do is to pause.
ask, so pause. And then, after that, if na rin na okay ka na ulit, you have to continue. Nga isang araw, kapag hindi ka okay, huwag mong pipilitin ang sarili mo. Okay? So, ito po, it's just a reminder, okay? Do not stress yourself on the things you cannot control. One day at a time, ika nga. Okay? Sige. So, maraming salamat sa pakikinig sa akin and I hope may natutunan kayo. Sa akin lang, please, if you are feeling or if you're not feeling okay, one text away lang din po kami and then use yun, seek professional help. Okay? So, God bless, stay safe pa rin po tayo dahil sa may pandemya, hindi pa po natatapos. God bless students! I saw it coming from miles away. I better speak up if I got something to say. Cause it ain't over until she sings. You had your reasons, you had a few. Hello po sa lahat. Magandang umaga po. Ako po si Sir John Rocky Concepcion, ang Chief Health Program Officer ng DOH Malinaw Treatment and Rehabilitation Center. Hiningan po ako ng mensahe ni Yolan bilang closing remarks po sa kanyang activity. Ang nais ko lamang po talagang sabihin, kundi unang-una, congratulations po si Mr. Yolan Anumeva at kanyang team for making this event possible and successful. And number two, thank you so much po sa lahat ng ating mga mag-aaral na lumahok, sent their entries, and participated in this event. Yun lang, yun naman po talaga yung essence ng drug abuse prevention advocacy namin. Matarget yung mga kabataan, ma-inform sila, mabigyan sila ng karapatang kaalaman. Patungkol po sa masamang epekto ng paggamit ng illegal na droga. I hope we get the message across to each and every participants na ang droga ay pansamantalang kaligayahan pero may habang buhay na problema kaakibat. So sa mga kalahok natin today, I hope you spread the news that using illegal drugs will not get you anywhere. Maraming salamat po sa lahat ng nag-send ng entries, sa mga manunalo, advance congratulations, sa mga magulang at schools na nag-allow sa kanila to participate in this. Thank you po so much. And we hope to be partners with you in our future endeavors sa center. Maraming salamat po once again. Thank you so much.